Tuturuan ko po kayo kung paano magluto ng bilo-bilo. Ito po ang ating mga sangkap. Gabi at saka ube, langka, sago, syempre may nyog, at ito po yung bilo-bilo, saging, at saka kamote. Tuturo ko po sa inyo kung paano lutuin ang bilo-bilo at pagsunod-sunod din ang procedure. Gagatain ko na po yung nyog. Lalagyan ko lang po ng isang basong tubig sa unang gata. Pagkatapos po nito, sasalain po. Tapos, pangalawang gata naman. Pangalawang gata po, kailangan po apat na baso na kasi doon po lulutuin yung ating ginataang bilo-bilo. Yun po ang magpapalambot. Tapos, pag malapit na pong ilagay, maluto, ilalagay naman po yung pangalawang gata. Yung unang gata pala, lamas lang hanggang sa lumabas ang gata. Kailangan maigpit yung pagkakalama sa nyog para lumabas yung pinakagata niya. Yan po. Masyadong malapot. Tapos, eto naman po yung pangalawang gata. Siyempre, sasalain po muna yan ulit bago ilagay sa luto, sa kaldero na paglulutuan ng ginataang bilo-bilo. Pangalawang gata, yung maraming gata na pagpapakuluan ng ating bilo-bilo. Lutuin na po natin. Lagyan ng kaunting asin, pampalice lab na. Lalagyan ng kaunting asin. Ay, bilo-bilo, asukal. Kung gusto niyo rin po naman lagyan ng pampabango, ano nga ba 'yun, pampabango? Ya, ang vanilla, pwede niyo rin po lagyan nun. Langka lang, okay na, mas masarap. Sa kumulo. Lalagyan natin ng kulor ko sa loob. Sa kumulo, tapos lumambot ang kamote, yang ube, at saka gabi. Tsaga-tsaga lang. Ito po yung langka. Yan, medyo kumukulo-kulo na po siya. Malapit na po siyang ano. Ilalagay po sa susunod yung ano, saging. Kasi pinahuli po yung saging kasi medyo malambot naman yun. Hindi katulad na itong kamote, gabi, at saka Singapore na ano, ube, gabi, at saka kamote. Hindi po siya ganun ka ano. Kaya panghuli po yung saging. Saging, langka, at saka yung bilo-bilo. Panghuli po yun. Kapunang kulo. Konting pagtitiis na lang, matitikman na natin ang ating ginataang bilo-bilo. Saging. Saging. Sunod po ang isusunod po dyan ay yung bilo-bilo na hahaluin muna para maghalo ang ano, gata sa saging. Ano po. Malapit na sa katotohanan na ginataang bilo-bilo. Masarap yan mamaya.
malapit na sa katotohanan na ginataang bilo-bilo. Yun ang pinaka the best langka. Nam-nam yan mamaya, panigurado. Tutum. Halo lang ng halo. Pagluluto ng bilo-bilo siguro mga 30 minutes. 30 minutes. Kasi, syempre, pagka naman na masyado yung luto, hindi rin masarap kasi lalambot yung mga, ano, mga sangkap. Oh, nice. Nice, baby. Medyo malambot na yung mga saging, tapos kamote, gabi, at saka yung ube. Medyo malambot na. Konti na lang. Konting-konti na lang. Maluluto na to. Ilalagay na po yung asukal. 1/4 pa lang po muna yung inilagay namin na asukal. Titikman, tapos kapag ka, ano, depende sa panlasa mo kung gusto mo yung matamis o konti lang yung tamis. Looks so yummy. Baby. Looks so yummy. Ito talagang bilo-bilo ang pangmeryendang Pinoy. Talagang napakasarap nito. Kompleto na. May saging, may kamote, may malagkit, may gabi, may gata. Pinakamasarap, gata. May ube. Tapos may langka pa. Saan ka pa? Kompletong-kompleto. Ayan na guys. Ilalagay na yung unang gata. Lagay na. Para lumapot. Wow, amazing. Sarap. Ito. Kulang asukal na. Kulang sa asukal? Tama yan. Ito yung sago. Yan, ilalagay na po yung sago. Nilagyan na po uli ng asukal kasi matabang. 1/8 po yung nilagay na asukal. Para ano, kasi matabang pa po yung unay. Dinagdagan lang. Ayan na po. Ayan na po siya. Malapit na. Konti na lang. Siguro mga 3 minutes. Okay na po siya. Ayan na po yung apoy niya. Duto na po. Duto na po siya. Na po. Ito na guys, luto na siya. Oh, di ba? Sarap. Yan na siya, luto na. Tara guys, kain tayo.